So, welcome back to our channel, guys. Another episode of Nakasakay Ka Na Ba episode. So, ngayon po, ang feature natin is the 2002 Hilux SR5. So, nabili ko po ito 2 months ago from a teacher sa Benguet. Everything here is all original, all stock, except kinulayan niya po yung kanyang grill, should be chrome, at itong kanyang flares and the wheelset. The rest, all original, all stock. Lahat po, pati po mga pintura, pati po ang kanyang windshield and everything. Simulan po natin yan dito sa harap. As you can see, wala naman po ganong espesyal. So, sa mga previous na furniture natin, may mga parking sensors. So, ito po, plainly and manually wala. Meron lang po itong magandang headlight and yung kanyang fog lamp. Tapos, yung kanyang chrome na bumper. So, simulan natin with the engine bay. Buksan natin to. Buksan na natin ang kanyang hood. This is the second time na bubuksan ko to. Simula nung binili ko to. Yeah! So, as you can see, it's a 3L engine. So, 3L engine starts way back 1977. That's the first diesel engine na gumamit ng rubber timing belt. So, this one is a 2.8 liter, naturally aspirated, wala po siyang turbo, and it has 90 horsepower, napakatulin, and 188 newton meter of torque. So, manual po lahat ito. Wala po siyang computer box. So, huwag kayong mag-expect ng bilis pag bumili kayo ng 3L engine na Toyota. So, ito po ay isang SOC engine, single overhead camshaft na merong 2 valves per cylinder. So, nothing special, pero ang maganda dito, everything is original and everything is all intact. So, after this, punta naman tayo sa likod. So, katulad sa harap, yung likod niya, nothing special but all original. Except, sa kanyang door handle, this should be chrome and this should be chrome, yung kanya din bumper. But, ang maganda dito, again, it's original. So, ito pa po yung original decal niya from the factory. Hindi niya rin po ito pinakulayan or ni-restore or pinalitan. Also, dito sa likod, we have the reflectorized, the taillight, syempre. So, wala rin siyang mga parking sensors. Syempre, 2002, hindi pa yun ang tech ng Toyota noon. Ayaw niyo mabuksan. Yan. So, wala rin siyang bed liner. Makikita niyo lahat ng mga gasgas niya dyan, lahat ng mga pinagdaanan niya dyan. So, meron lang siya ditong 2 drain plug, tapos meron siyang 4 hooks na pwede mong pagstrapan pag meron kang nilagay dito. Ang pinagkaiba nito with the other LN, malalaman mong Japan pag meron daw nito. So, pag hindi po, pag wala daw pong ganito, sabi ng ibang mga expert, it's Thailand. So, this one is Japan. Punta na tayo ngayon sa second row kasi wala rin ngang special dito. So, the second row. So, sa lahat ng furniture natin, this is the most basic, the most simple. Ito yung pinaka talagang almost walang electronic. So, po tayo second row. In fairness to this car, komportable naman siya upuan. Again, I'm 5'8 and hindi naman, I think I can sit here kahit medyo long drive. Depende na lang sa suspension. Well, this car is medyo pangit ang suspension pa nito talaga. Yan, window power, and pambukas ang pinto, door lock. The basic, super basic. May speaker dito. Wala siyang cup holder. Wala rin siyang, may pocket siya dito. So, mga 90s kids, very familiar kayo sa corduroy na seat cover pag bumili kayo ng sakyan o kaya pag sumakay kayo ng taxi. So, ito yun. Basic. Yan yun. Pag sumakay kayo ng mga Corolla o kaya ng mga Lancer noon na taxi, ito yung starter pack na seat cover. So, meron siyang seat belt here. Okay, meron siyang seat belt here. And meron siyang grab handle. Okay, okay naman siya. Meron din siya ditong ashtray. So, before, the car was talagang design para din sa mga smoker kasi meron din tong cigarette lighter. So, punta na tayo sa pinakamagandang seat sa lahat, the driver seat. Let's go. So, the best seat
the driver's seat. So, as you can see, everything is intact, everything is original. So, wala pong pinalitan dito kahit po manibela original. Except, again, may except na naman. So, yung kanyang head unit, syempre, overtime, nasira na. So, pinalitan niya to ng head unit. This one, one din pa din naman, pero Bluetooth to. Mamaya, papakita ko sa inyo. So, ito rin yung kanyang original na susi. So, wala po itong airbag. Ang meron lang pong technology na meron ito is the immobilizer. Anti-theft lang. So, the rest is manual po. So, ayan. Start natin. Ayan. So, walang mga flashy gauge. Walang mga magagandang umiilaw na LCD screen. So, very basic. So, what makes this car indestructible is yung kanyang basic composition. Sobrang basic, sobrang simple. So, ayan, toggle switch, yung kanya pong ilaw, yan. Meron siyang blue na gauge and yellow-green na backlight. So, dito naman, the AC control. In fairness to this car, 22 years pala, no? Tama ba? 2024. So, in fairness to this car, 22 years old na siya, ang lamig ng aircon. At wala kang makikitang punit or gas-gas sa kanyang dashboard. Napakalinis. Napakaingat na mayari nito. And yung kanyang milyahe po is 164,000. So, balik tayo dito sa kanyang AC control. So, thermostat, defogger, and yung tawag dito. So, pwedeng nakalock, pwedeng pasok yung airflow from the outside. So here, yun nga, yung kanyang one din na head unit and yung kanyang cigarette lighter. So yung mga OG na kotse. Dati nag-iossi pa ako. Ayan, hindi mabunot. Ayan. Dati nag-iossi pa ako. Very useful sa akin ito. Ayan. And meron din siya ditong ashtray. So ito po yung kanyang handbrake. So old school, parang sa FX. So you twist and then you let go or you simply pull pag kailangan mo siyang i-engage. Then, syempre, hazards. Wala siyang cup holder. Meron lang siya ditong glove box. So, meron lang din siya ditong control ng airflow ng AC and yung kanyang sinaunang rear view mirror. So, sinaunang makikita mo naglulumot na yung paligid niya. Oh. So, meron din. Ito yung kanyang dito ako impress. So, yung kanyang sun visor, makikita nyo na andyan pa po yung instruction kung paano i-engage ang kanyang differential. So, makikita nyo na nakalagay dito, free wheel hub models. Before shifting to H4 or L4, always set both hubs at lock position. Mamaya, papakita po natin yun sa inyo. So, yung kanyang manibela, very basic. Kamukha to nung mga Corolla during that time. Then, dito naman po sa kanyang driver's side na pinto, central lock, window lock, and then window controls. And then, yung sa pinto na. Wala na. Ganun siya ka-basic. What else? Oh, ito. So, wala siyang cup holder. Meron siya dito. I think pwede mo itong gamitin as cup holder, pero sigurado pag promeno ka, tatapon. And, yan. Yung alkansya. Coin tray, console box. Ayan. And syempre, the seat belt. Wala siyang grab handle. Sa passenger lang meron. Tapos, dito tayo sa kanyang shift area. So, it's manual 5-speed. Ayan po. And manual din po ang kanyang differential switch. So, lahat ng mga off-roader, lahat ng mga 4x4, they prefer the manual kaysa doon sa electronic switch, katulad nung sa Hilux natin na pinipihit na lang ganun. And doon sa mga nireview natin like the Land Cruiser. So, yung kanya ding side mirror, pero bago natin discuss yung side mirror, check na natin yung exterior. Patay muna natin to. Let's go, let's go! So, the exterior. So, yung kanyang side mirror, manual din. And nalaman ko din na yung 2002 model, pag 4x4, manual ang side mirror. Pero pag 4x2, remote ang side mirror. So, naghahanap ako ngayon ng remote side mirror kasi napakahirap nito lalo na pag tinamaan. And here, meron siyang
Hilux badge 2.8 diesel, chic signal lights, and then yung original na stepboard. So, ito nga, pinalitan yung kulay, should be body color. So, yung kanya namang wheel set, pinalitan na rin niya over time. I'm not sure kung anong rims to, pero it's a 5-spoke na minatch niya sa color ng kanyang flares. So, ito yung tinutukoy niya kanina. Kailangan mo muna siyang ilagay sa lock position kasi naka-free siya. Oh. Mayroon siyang indication dito, free. So, you have to put it dito sa lock bago mo engage yung 4 high or 4 low. So, yung kanyang ginamit na tire profile is 265/70/15. So, 15-inch to. So, ang gagawin natin dito, papalitan natin to ng 17-inch na method at ng ridge grappler na nito. So, dun muna tayo sa area na yun. So, share ko lang din sa inyo yung kanyang antena. Nung unang kinuha ko to, akala ko, ano to, automatic. So, kailangan mo itong itaas. But, syempre, hindi na natin ginagamit ngayon masyado ang AM and FM. Sinare ko lang. Yan yung kanyang rain gutter or rain visor. Original pa po ito. So, nag-violet na talaga siya over time. Everything here is original. Kaya, natuwa ako dito kasi nung bata pa ako talagang, nung nakakita ko nito sa school namin, gandang-ganda ako. Kaya nung nagka-chance ako para bilhin to, talagang binili ko. So, it will be a project car. Magto 2-inch lift tayo dito, magpapalit tayo ng molye, maglalagay tayo ng torsion bar, at syempre, papalitan natin ng magandang wheel set, tapos, lalagyan natin ng magandang sound system, papalitan natin ng magandang head unit. So, yun yung project lang natin dito, tapos tatanggalan natin to ng tint. So, abangan nyo yun kasi yun yung mga susunod na mangyayari sa episode na to. So, bukas na rin yung test drive nito on the way dun sa pagpapagawa natin. So, kita-kits tayo bukas sa modification ng ating Hilux. Sa akin, matagal pa yun, pero sa inyo, isang iglap lang. For the test drive feels ng ating LN166 SR5. So, SR5 means sport roundabout 5-speed. So, during way back, meron din mga Corolla na SR5. Hindi ako nagkakamali, parang mga 70s yun, 79, parang mga ganyan. So, maganda dito, ang ganda ng ride niya kasi all stock pa lahat. Yung spec ng kanyang wheelset naman is same as the OEM. Iba lang ng rims, pero the size is the same. Kaya, maganda yung ride. So, luma to, pero hindi mo mararamdaman luma dahil komportable yung ride niya. So, mamaya malalaman natin pag nilift na natin and pag pinalitan na natin na 17-inch na rims and bigger tires. So, as you can see, ayan sa likod natin yung bago natin kulong. And it's a Nito Ridge Grappler. So, yan yung hybrid ng Nito ngayon. Yan yung pinaka maganda nilang gulong when it comes to on and off-road. So, kung nag-iisip kayo mag-build ng mga overlanding, car camping, off-road vehicle nyo, check this one out. It is highly recommended. Kasi nung nasa US din ako, nung nag-trail ako dun, kung mapapanood nyo dun sa previous vlogs namin na yon, yung nasa Lake Tahoe kami, and even nung nasa Las Vegas kami and Utah, Ridge Grappler yung gamit namin doon at method ang aming rims doon. Alam niyo na pag mga Amerikano ang gumagamit, very technical sila, very choosy sila pagdating sa mga parts na ginagamit nila sa sasakyan. So, ako, definitely, sure ball yan pag Nito tires tsaka method race wheels. So, comment ko naman dito sa LN. Yan, katulad ngayon, dumadaan tayo sa speed bumps. Swabing-swabi pa rin siya kahit luma na. And hindi ko lang talaga, ang hindi lang kayo matutuwa dito, syempre, medyo maingay yung engine niya. Maririnig mo yung old school na diesel na may lagatek. Na pag in-start mo, talagang gumaganon yung cambio, nagra-rattle yung cambio. But if you're an avid fan, if you're an enthusiast ng mga off-road, eh, ng mga Toyota, ng mga diesel, maintindihan mo to. Hindi kumbaga, it's not for you to complain. Kasi ito talaga to eh.
So ito yung tunog ng 3L engine. Ewan ko lang kung naririnig nyo right now, pero meron talaga siyang rattling noise. Sabi ko nga dun sa caption ko sa post ko before, my time machine, kasi para talaga siyang time machine. So sobrang nostalgic na, parang binabalik na ako yung memory ko nung elementary nung nakita ko nga to. Ganitong kulay din kasi yon. And talagang sabi ko, wow na wow ako during that time. Kasi sabi ko, ang taas, ang laki. So sabi ko, balang araw gusto ko magkaroon ako niyan. Though hindi ko pa alam na yung Toyota talaga yung maganda, yung Hilux talaga yung maganda. Pero by the looks kasi, katabi niya nun was the Estrada, the L200. Katabi sila nun. So sabi ko, ang kotse kasi namin nun Nissan Sentra lang eh. So yun, sabi ko, balang araw gusto ko niyan. Gusto ko yung Toyota, sabi ko. Pero so yun, nandito na ngayon. Kaya nung nagkaroon ng opportunity, talagang nung nakita ko to, sobrang sariwa, sabi ko, igagrab ko yan, talagang kukunin ko yan sa sakyan na yan. Yung looks niya, talagang alam mong classic pero machong-macho. Hindi siya sobrang luma katulad ng mga 106. So siya yung parang kalahati nung era nung old school, tsaka nung papunta na sa new school. And I will surely keep this car kasi ipang didaily ko talaga. So yung pagpapagawan natin nito, eh yung mga dati nang nanonood ng Jack episodes, kilalang-kilala niyo yun. Pero dun sa mga bago pa lang po nanonood, para po magka-idea kayo kung bakit isa po siya sa pinaka-favorite at sikat na character sa Jack episodes. So dun natin papapalitan yung ating suspension, yung molye, dun natin papakabit yung mga parts na binili natin. Then, after that, magpe-prepare tayo kasi meron tayong lakad bukas. So, kasama natin ang grupo nila Sir Sam. And mapapanood nyo yun, syempre hindi na sa episode na to, sa susunod na episode after this. So yun yung abangan nyo din. So magka-camping tayo, gamit natin tong LN na to. Tapos pupunta tayo sa napakagandang lugar ng Pangasinan. So hindi ko muna sasabihin kung saan sa Pangasinan, para medyo exciting on your part na abangan nyo. Dito na tayo. Titindahan na ng kotse ngayon to lang. For sale ka pa. Hanapin natin si Panut. Wala siya dito sa kabila eh. Baka nandito sa kabilang shop niya. Yes, sir! Panut! Nandito si Panut. Panut! Panut! Wow! Tangan na may nagbubulay. Visitor. So ito yung solid axle build niya, FSR na Hilux. Come up winch, rigid chase light, 38 na naka-method. ARB rock sliders sa loob naman. Nag-aro seats, out back na roof console, bass radio, customized na front bumper, rigid chase light, rigid LED bar, come up winch, tapos solid axle, oh, tapos naka Ori, tapos ito yung gumawa. Yabang, oh. Paul, anong gagawin mo doon? Saan? Doon, sa LZ200. Sa isa nating kaibigan, from Abra, gagawin natin 6x6. Walang pera. Then, konti-unti tumatanggap na ulit kami ng restoration, pero mga kilala pa lang. Yan. Halika na, gawin mo na yung sakya ko. And everything, and tuloy na natin yung ating review with this Hilux 2002 LN166. So considering na 22 years old na tong sasakyan na to, ang nakakatuwa lang talaga pag maintain mo yung sasakyan, eh hindi mo rin siya mararamdaman na ganun kaluma, kasi yung pedal niya lahat malambot. Yung shifter bushing niya maganda pa.
talagang wala kang mararamdaman na loose na parang sa mga jeep. And yung clutch niya, hindi matigas, hindi sliding. Talagang well-maintained. Iba din talaga pag naalagaan yung sasakyan. Kaya na-enjoy ko talaga itong sasakyan na to kasi talagang preserved. Maganda yung condition niya. And lahat dito gumagana. Lahat ng power windows, lahat ng mga switch, kung ano mang napakasimpleng switch, lahat gumagana. Kanina, binuksan to ng mga tao ni FSR. Gulat sila kasi sabi nila, boss, sobrang seryo ka. So, ngayon, we're driving and hangin ng ating gulong is 32 PSI and 17 inch from 15 inch. So, lumaki na yung gulong, mararamdaman mo medyo naging bouncy siya. Pero hindi siya yung matagtag in a sense na parang ang nakasakay sa jeep. Alam mo lang na naglaki ka ng wheelset. Tolerable pa rin siya. So, mas maganda to pag medyo may laman, pag may sakay ka, syempre. Ang maganda pa dito sa ganitong sasakyan, madali i-maintain. So, mura din ang maintenance ng Hilux na to. Hindi mo kailangan umubos ng mga 10,000 kada PMS nito. So, basic ano lang to, PMS. Change oil, palit ng filter, that's it. Ganun lang. So, sa project na to, mga susunod natin gagawin, magpapalit tayo ng speakers. So, SEPs, tweeters, maglalagay tayo niyan. Maglalagay tayo ng compact subwoofer para masarap makinig ng mga carpenters, ng mga air supply, or ng mga R&Bs, mga panahon ni Mariah Carey and mga Bone Thugs, yan, yung mga masarap pakinggan. So, iba-ibang genre, pasok pag galibawang naka-sound system ka, talagang maganda mga OPM, yan. So, mapapansin mo talaga dito sa sasakyan na to, na talagang inalagaan kasi kahit yung mga salamin nito, yung mga windows, lahat yan, makinis, walang mga gas-gas, hindi katulad ng FJ natin. So yun guys, bago natin tapusin tong episode na to, gusto ko lamang pong i-welcome lahat ng mga bagong nanonood ng Jack Episodes. Welcome po sa aming channel. And sa mga dati naman na pong nanonood, maraming salamat po sa patuloy na panonood. Yung mga hindi pa po nakasubscribe, please support us po. We're 70,000 now. And gusto po sana namin na ma-achieve na namin yung silver play button. So, pakitulungan niyo po kami on that part. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. So, sa amin naman pong shirts, The Enthusiast since day one, naka-sale po yun. It's buy one, take one, any size, any color, any design. For 800 pesos, ganun din po sa aming hoodies. 1,200 naman po, buy one, take one, any color, any size. Yung link po ng aming Shopee nasa description ng episode na to. So, huwag nyo rin po palang kakalimutan, after po ng end credits ng Jack Episodes, lagi po tayo may teaser ng susunod na episode. So, huwag nyo po yan kakalimutan para may idea po kayo kung ano yung susunod na papanoorin nyo. So, yun lang po. Maraming salamat po ulit sa panonood. Till next episode, kita-kits po tayo. Ingat!